nabanggit ko nung isang araw, eh medyo may nagre-react, no? Na sabi ko, yung mga nagbablog or nagsasabi na simula nagsalita si General Bantag, at siya ay pumutok sa media, ang kanila pong tingin ay humina ang suporta ni General Bantag. Sabi ko, you are not in touch with reality. Wala sa katotohanan yung paningin mo sa buhay. Oh, ano ba ang definition ng baliw? Yung iba ang tingin nila sa realidad. Di ba? Baliw kapag ka medyo hindi ka in touch with reality. Hindi lang pananaw, pero iba ang tingin mo talaga sa mga bagay-bagay. Sa katunayan, aminin po natin, ha? Simula nagsalita si General Bantag, ang suporta kay General Bantag, grabe. Tama po ba ako o mali na mas lalong lumakas ang suporta ni General Bantag? Ito po, ito po ay aking opinion lang. Pero ito ay nauobserbahan ko po. Kasi sa aking mga diniskas, marami na ako na tamaang topic. Minsan may hati, minsan malakas yung kabilang partido. Halimbawa na lang, nung election, medyo talaga nga, bagamat may isang kulay na malakas talaga, pero meron pa rin kumukontra. Halimbawa dito sa Jovelyn case, maraming nakasuporta kay Llobert, pero marami pa rin hindi naniniwala na hindi si Llobert ang pumatay kay Jovelyn. Doon sa mga hindi nakakasubaybay, parang ganon. So sa madaling salita, malaki ang porsyento. Pati dito sa ibang mga dinidiscuss natin, minsan maraming bashers. No? Maririnig natin, halos 50-50 or 60-40 or the maximum is 70-30. Pero alam mo sa nakikita ko ngayon kay General Bantag, sa lahat ng mga nahahawakan kong topic, ito ang pinakamalakas na suporta ng tao pagdating sa paniniwala. Halimbawa, noong election, marami, pero maraming kontra. Dito talaga mas maraming sang-ayon kay General Bantag. Eh, parang talagang naniniwala sila sa mga pinagsasabi ni General Bantag. Tama po ba ako dyan? O nag-i-imagine ako. Kasi kahit umikot ako sa mainstream media, tiningnan ko yung mga komento ng tao or kahit sa mga vloggers, eh talagang kay General Bantag sila nakapanig. Ito po ay mga neutral vloggers, ha? At saka mainstream media na neutral. Kay General Bantag po nakapanig. Except po yung dilawang ihi, yan ang hindi ko maintindihan. Bakit pagka, hindi ko naman po nilalahat, ha? Pero sa aking obserbasyon lang, ang porsyento ng medyo kontra kay General Bantag ay medyo dilawang ihi. Tama po ba ako? O mali ako ng obserbasyon? Or ako ang hindi in touch with reality? Hindi ba? Alam niyo, parang nagkasundo yung buong Pilipinas, hindi ko nilalahat, pero malaki ang porsyento nakasuporta kay General Bantag. At yung sigurong napakaliit, halimbawa ay 10% lang ang nakasuporta sa laban kay General Bantag. Halimbawa lang naman po ito, ha? 10% lang. Yung 10% na yon, ang malaki pang porsyento ron, yung dilawang ihi. Hindi ko maintindihan bakit itong dilawang ihi galit kay General Bantag. Jenny Rose, Nay Osan. Oh, kaming mga igorot, sure na solid kay General Bantag. O, teteka muna, speaking of igorot. Ha? Meron pa akong, nung napanood ko, gusto ko agad mag-live, kaya lang, ha? Naku. May banat na naman itong spokesperson na tungkol dito sa igorot na sabi niya, oy, huwag mo idama yung igorot dyan. Panagutan mo yung kasalanan mo. Hindi namin sinasabi pagkasalanan mo, kasalanan ng buong igorot. Idinadamay mo dyan. Buang ka ba? Hindi ako nagsabi nun. Parang buang ata ito. Bakit, kanyo? Hindi naman dinadamay ni General Bantag yung igorot, eh. Yung igorot nga ang sumusuporta kay General Bantag. Oh, kumbagat, hindi niya hinila yung mga igorot. Ay, sige, supportan niyo ako kasi inaapi ako. Hindi naman gumanon si General Bantag. Sila, sa kanilang kusang loob, dahil nakikitaan nila si General Bantag ng katinuan at nagsasabi ng totoo, kaya sila ay sumuporta dito kay General Bantag. Pero hindi niya dinadamay. Naturingan ka pa namang abogado. Sabi ni Jenny Rose, Nay Osan, kami mga igorot, pag mali ang aming kababayan, ikinaiya namin. Pero pag nasa tama, solid kami. Narinig mo yan. Sila mismo, attorney.
Attorney Longhair na lang itawag ko. Attorney Longhair. Hindi po dinadamay ni General Bantag ang mga igorot. Sila ang kusang loob sumusuporta dahil nakikita nila tama kaya solid. Kahit hindi mo makita yung kanilang political affiliation, pag umihi, ba't binalatan mo, lalabas ang ihi, dilaw. Ay pasensya na po, ay akin opinion lang. Kung mali, di okay lang. Na lalong lumakas si General Bantag. Kasi nga, yung inamon niya ng pulborontes, etong si ano, abat to the rescue si Longhair. Ha? Yun na lang, para wag natin banggitin kasi baka gusto sumikat. Kaya nga hindi ko ipapakita video, baka gusto sumikat. Huwag nyo na panuorin. Ha? Tawagin na lang natin, hindi sa pinabastos po natin si attorney, yun na lang ang code. Para, ano, alam nyo na, ha? Kasi mali sa ayos, nagkamali ka dyan. Baka mapagalitan ka dyan. Hinahamon niya si Bantag ng pulborontes. Hay! Hindi po si General Bantag ang palagay ko magagalit. Baka yung kampo mo magalit sa iyo. Baka lang naman. Total, attorney baka kay mamaya papakita ko bakit tinawag ko tong attorney baka. Bulag din ang mabasa family. Baka. Dapat kasi, hindi nila paiiralin dito yung puso. Naunawaan ko, again, nasaktan sila. Madali silang bulungan. Ingat kayo sa bumubulong sa inyo. Yung ibang bumubulong dyan sa inyo, walang buhok. Ay, ano, walang delikadesa. Ayun, tama, Nanette Toloso. O, di ba may title yung attorney na yan, pero bobo ng paniwala. Ang tunay na attorney, hindi madaldal sa publiko. Correct. Correct. Ako ha, ako yan ang paniwala ko. Hindi kasi ito, attorney slash vlogger. Hindi yung katulad nito. Aamunin ng pulburong kasi. Ewan ko. Ay, si, kung may mga abogado dito ha, ganyan ba? Eh, ganyan ba ang galawan ng abogado? Ano ba ito? Coach, dilawan iyan si Toto Cousing. Ewan ko. Kung dilawan siya. Parang si attorney Kabutas na walang kaso. Wala bang kaso ito? Ay, attorney, wala ka bang kaso? O nga no, Roy Mabasa, baka naman pwede mo lang gawing abogado mo inyo ito. Pwede naman kasing team of lawyers eh. Di ba? Hoy, bigyan mo ng kaso yan. Si Bantag, kahit maliit na tao, pero matapang at di... Ayan o, oo, totoo yan. Yan ang talagang katapang. At saka alam mo, talagang may binatbat. Maliit ang tiyan eh. Hoy, huwag mo gagalit yung malalaki tiyan ha. Dati na rin po akong lumaki ang tiyan. Kaya lang, meron akong na-miss. Kaya medyo nagpapayat ako. Ha? Ang hirap kasi umihi pag malaki tiyan, hindi mo makita. Nami-miss ko eh. Hindi ko matanaw. Ay, huwag magagalit sa akin yung mga malalaking tiyan. Ha? Ano lang po, nagbibiruhan lang tayo. Kung hindi naman kayo general, eh okay lang yan. Sige, palakihin nyo pa. Pero kung general po kayo, medyo ano naman. Huwag po magagalit yung mga general sa akin. Ha? Pero kasi nahirap, na, ano, alam ko yung hirap. Sipin mo, ang hirap tumakbo. Tapos magkakalkal ka ng preso. Hindi ka makapag... hindi mo malakad yung buong preso dahil hinihingal ka. Nasubukan ko yan. Talaga, lumaki tiyan ko. Tapos, iutos. Puro ka utos. General utos ang gagawin mo. Bakit? Hinihingal ka eh. Okay, magkagalit mo ah. Higit sa lahat, nakakamiss. Pero ngayon, nakikita ko na siya. Hey, ako. Hindi kasi, hindi, di ba? Pagka malaki tiyan mo, hindi mo makikita. Si Junior. Ay, sige, huwag kayo magagalit, ha? Pang ano lang yon, pang general. Baka may nanonood sa akin general dito. Magalit.